Veggie, good morning po sa ating lahat. And this time, nandito po ang yung Veggie Man sa Manolo Fortich, Bukidnon. So, nandito po tayo ngayon sa Mindanao. Ang nakikita nyo po, no, ay isang pananim na usually ay tinatanim lang sa mga mid-elevation hanggang high elevation. So, doon po sa mga Benguet, dito sa Bukidnon, meron din po, no, tsaka sa ibang area tulad ng mga Cebu, yung sa Sambuanga, meron din po yun. Basta po medyo mga mid-elevation, meaning more than 500 meters above sea level ang elevation, hanggang around 900 to 1,000, yung po mga mid elevation. Sa high elevation, more than 1,000 po, no, yung kanyang meters above sea level. And this time, napakaswerte po natin, ano, kasi makikilala po natin, ano, yung ating kaibigan dito. And makakakita pa po tayo ng pinakabagong produkto ng cabbage o yung repolyo dito po sa Bukidnon. Sir, magandang umaga po. Good morning, Sir Mike. Yes, sir. Sir, pwede po ba kayong magpakilala? Ah, ako nga pala si Arnold Tabanyag. Ako ang field marketing supervisor dito sa Region 10, dito sa Bukidnon. Sir, matagal na po ba kayo sa East Company? May katagalan na po, sir, kasi mga dalawang dekada na po tayo sa kumpanya. Dekada? So talagang eksperto na po pala kayo, ano? Pero ever since po bang area ninyo is sa Bukidnon area? Na-assign po tayo sa sandali sa Dabao. Dabao. Tapos dito tayo talaga nagtatagal sa Region 10. Sa Region Bukidnon. 10? Yes. Okay. Sir Arnold, diretso na po tayo, ano, dun sa ating topic ngayong umaga. Kasi ako mismo po, medyo namangha ako, ano, kasi nakita ko napakalalaki ng bunga. O yung head, ano? Sabihin na natin, yung head, yung ulo. Sir Arnold, pwede niyo po bang ipakilala sa atin kung ano po itong produkto na ito? So, itong nakikita niyo ngayon na produkto na nakatinim, yung pinakabagong variety natin ng cabbage o repolyo. Ah, okay. Ang pangalan ay Green Gold if one. So, hybrid po ito, sir? Hybrid. Green Gold? Green Gold. So, talaga po bang panagtanim yan? Parang gold po ba yan? Parang pag naka-jackpot talagang, parang naka-hukay ka talaga ng ginto dito sa repolyo na to. So ito na po Sir Arnold yung kanyang ulo. Yes, yung head. Sir. Mukhang malalaki. Pwede po ba natin harvestin yan? Pwede na sir. Actually ito, harvestable na talaga ito. Ah, okay. Uh-huh. Sir Arnold, mga ilang days na po yan? Ito from transplanting, 69 days na siya. 69 days? Medyo lumampas na nga siya ng, kasi nasa 65 dapat. 65 days harvest from transplant. Dapat na harvest na to. Ah, okay. So tama-tama ngayon yan, ano? Medyo over lang ilang araw, ano? Over lang na. Pero pwede nang harvestin yan? Pwede na, sir. Pwede ko bang harvestin natin? Pwede, sir. Sige nga po. Wala. Para maipakita po talaga natin dun sa... Sige, sir. Wait. Ayan. So, ganun lang simpleng pag-harvest, ano? So, pakikita ko lang din, ano? Sa mga hindi pa nakakita ng cabbage. Kaya na itsura ng, ano, eh? Ng puno ng cabbage. So, itong mga natira dito, ano, mga kinuhaan ng ulo, ng head, kaya hindi naman na yung pangkain. Pero, pag dinala sa, ano, sir, shipping, yung market, opo, sinasamahan ng yung... O, yun, yung cover. Pang-cover. Ito, pang-cover. Malapit ni, ano pa siya, may cover pa. Oh, okay. So, Sir Arnold, parang iba yung itsura niya na, yung shape niya na. Ito ay flat. Flat na flat, yan. Ito cabbage ibaba, kasi flat cabbage. Meron tayong mga high round yung sa Luzon medyo yung round to high round po yung saging. Okay. Yun yung mga pang sa Benguet yata, di ba? Sa bandang Benguet. So sa Visayas Mindanao, flat cabbage talaga yan. Ito flat na yung ano niyan, ano? Okay, so ano pa pong kinaganda yung cabbage na Green Gold na yan, sir? Ang maganda rito, ang importante talaga kasi yung market naman natin ng cabbage dito hindi local. Opo. So dinadala siya sa bandang Sambuanga, mga isla, Bohol, Cebu. Okay. Ganyan. So dapat compact talaga siya. At compact. Itong compact yung matigas. Dapat sige matigas. Nga, si Benjamin mahilig magpisil-pisil diyan. Tingnan ko kaya kong pisilin. Naku po, ang tigas. Ang tigas. Pero isa lang ang sukatan niyan eh. Kailangan ho nating baakin yan eh. Biyakin yan eh. Biyakin siya, makikita natin para sa loob. Makita talaga natin yung strength niya. Kasi ang sukatan daw po sa cabbage, ano? Lalo na yung mga gusto yung nagtatransport, ano? Tinatransport mula sa isang lugar hanggang sa malayo. Yung compactness niya. Compactness talaga, importante. So, compact po kaya yan? Sige nga po, subukan nga po natin biyakin yan. Ayan.
Ito po, actual po itong bibiyakin natin. Bibiyak sa gitna ni Sir Arnold. Yun. Wow! So, actual po nating nakita na pag ganyan po ba Sir Arnold? Acceptable po ba yan? Compact yes, sir. Pwede, kasi kung makikita natin, halos walang mga, ano, walang bakante itong bursyo na to. Kasi kung may mga bakante yan, ibig sabihin, maluwag yan. Maluwag. So, ito po ay... compact. Compact o matigas. Tigas. O, kasi sa biyahe, kakarga yan sa truck. Minsan, galing sa field, kakarga pa sa kalisa o yung balsa ang tawag dito. Okay. O mga kabayo. Kabayo. Tapos pagdating doon sa kalsada, ilalagay sa sako, kakarga sa truck, papatunga ng tao. Okay. O, so kung mahina yung repolyo, pagdating sa market, mabibiyak talaga yan. So talagang ano pala yan, compact yung palang dapat, strength yan. Dapat. Compact. Okay, so compact siya. Yung lasa po ba niyan? Pwede po nating matikman yan? So ang importante din, yung mga variety kasi na mapait. Mapait, oo. Pero ito, natikman na natin natikman ito. Natikman natin yan. Hindi siya mapait. Wala siyang lasang mapait. Sige nga po, Sir Arnold. Pakita nyo nga sa amin na hindi mapapaitan yung mukha ninyo. Yan natin, Sir Arnold. Ano pong lasa, sir? Manamis-namis siya. Manamis-namis. Yeah. Siguro dahil fresh din siya, no? Dahil presko. Presko. Tapos eh, pero mukhang ano siya, no? Compact na tapos isa pa, masarap. Yung kulay. Kulay. Dapat, ano siya? Dark green. Dark green. Green pa. Ayan, okay. Kasi pag maputla, pangit yun. Pangit, okay. Pangit, o hindi siya attractive sa mamimili. So ito, sir, pwedeng-pwede. Pwede siya. Nyo, tanggap sa merkado yan, sir. Tatanggapin ito. Okay. So, 60 to 65 days after transplanting. Yes, sir. Pwede ilang na days po bago matransplant yan, sir? Sa from sowing, doon sa bagging natin, yung tinatawag. Opo. Ano yun? 21 days. 21 days. Tatlong linggo, pwede nang i-transplant. Oo. Plus 60 to 65, so around 85 days. Yes, sir. Harvest na kayo. Less than 3 months, pera na. Pera na. Okay. Hindi po ba mahirap alagaan yan, sir? Simple lang alagaan ito. Ang ano lang, ang critical lang dito, yung sa insikto. Pero insikto. Sa puno, hindi naman siya ganong mahirap alagaan. Okay. Kaya lang, dapat ito mabantayan natin itong atakin ng DBM o yung diamond back moth. Okay. Yun lang ang nagpapabagsak yung talaga. Yung bubutas po ba yan dyan? Ito, although may atake siya, pero ang importante, yung head niya. Secure pa rin. Na-control natin. Okay lang na atake na siya ngayong edad na to, harvestable na. Opo. Ang importante lang, pag start ng formation ng head, na hindi siya atake ng DBM. Okay. Sige. So, available na po ba yan sa merkado, Sir Arnold? Green gold, magpapaano F1. Tayo, sir. Maglalagay tayo sa mga dealer ng stock dito. Sige po. Okay, mag-isip magiging tayo available na po yan. Magiging ano? Available na to. Okay. Sir Arnold, meron pa ako nakita dun sa gilid ng tanim dito, meron yung parang kulambo, yung net na yun. Yes, sir. Ano po ba yun? Yun yung net yan? Na fine mesh yung ginagamit sa mga greenhouse. Okay. Nakapalibot dito. Makakatulong din yan sa pagpigil ng pagpasok ng mga insekto. Okay. So malaking tulong din pala yan. Yes, nakakatulong po yan, sir. Okay, bawa. So sa mga viewers natin, pwede nyo rin po explore yun. May mga kulambo po. Fine mesh daw ang tawag dyan. Net mesh. Ayan. Mesh net. Ayan. Anyway, Sir Arnold, kung sakali po bang meron gustong magpa-supervise po, pwede po ba? Pwede po, sir. Walang problema. Lalo na po dyan sa inyong bagong, ano nga po pangalan ulit yan? Green Gold. Green Gold F1 yes, Hybrid. Pwede po bang magpa-supervise, sir? Pwede. Meron tayong mga kasama na mga field marketing representative natin. Okay. Sir Arnold, sa inyo po, yung siyempre, ang cover nyo po, ano, lahat po ng mga variety or crops ng company. Yes, sir. Hindi lang po itong green gold, ano? Kasama na po lahat. Lahat na po. Kung sakali po, sir, pwede rin po bang mag-text at tumawag sa inyo? Pwede po, sir. Garden supply, mga cultural management. Yes, sir. Pwede po bang mahingi yung cellphone number nyo po, sir? Yung cellphone number ko, 0917-553-4346. Ulitin ko, sir. 0917-553-4346. Sir Arnold, nabalitaan ko, medyo magaling daw po kayong kumanta. Pwede nyo ba kami bigyan ng mga isang verse dyan na talagang ano? Patikimin nyo naman kami ng kanta ninyo. Isang koro lang dyan. Sige. Para lang paunlakan ko yung request nyo, sir. Kahit na
Kasi magaling din itong mag-gitara, Sir Arnold. Paos ako, hit walang gitara, okay lang. Oh, sige nga po. Anong gusto niyo, ano, Sir? Yung mga country music natin dyan. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountain, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads. Alright, Sir Arnold, maraming maraming salamat. Ano, baka next time, welcome, welcome. Baka next time, maimbitahan din kayo na mag-guest sa mga, ano, mga programa ng mga kumpanya at saka ng gobyerno. No, Sir Arnold, maraming maraming salamat po. Sir, welcome po. Okay, yung ating po mga kaibigan dito, meron po tayong mga dalawang gwapo dito na kasama rin. Ano? Sir Arnold, mga sila po, kayo sila po yung supervisor. Field marketing representative. Representative naman po sila. Dalawa po sila dito, ano? Isa naka-assign sa Bukidnon, yung isa naman si Charles sa Misamis Oriental at part ng Bukidnon. Opo. Tapos si Stephen Rimata. Okay. Sa mga sir, pwede Bukidnon po ba kayong magpakilala at saka po yung inyong area of responsibility? Magandang umaga po. Ako po si Charles Ayan Bertodaso. So ako po ang field marketing representative ng East-West. Area of assignment ko po, whole Misamis Oriental area, kasama ni dito yung North Bukidnon, municipality of Manolo Fortich, opo, Libuna, Baungon, Talakag, and Malitbog. So yun po ang area of coverage ko. Sir, kung sakali pong papasupervise, pwede po ba? Yes sir, mga pwede technical po. Assistance? Yes po sir. Pwede po bang makahingi ng number? So yung cellphone number ko po, 0917-811-5884. Okay. Sir, anytime po pwede? Yes po, anytime po. Baka po hindi kayo sumagot, sir. Di, sasagot po tayo. So, pag merong text or tawag, tatawag sa atin, so mayroon po tayong ilang days na ilalaan po bago po natin, ano, kasi may mga priorities. Schedule po, sir. Yes po, sir. So, si Sir Charles Bertodaso. Yes, sir. Binata po, may asawa, sir. May asawa na po. Ah, may asawa na po. May anak na po kayo, sir. Yes po, sir. Okay. So, sa gabi, pwede pa bang mag-text? Hindi na, baka magalit si Mrs. Hey, pwede, sir. Pwede tayo. Pwede. Explain mo lang sa mismo. Yes, sir. Okay, Sir Charles, yan. Veggie, good morning po sa lahat ng ating mga manonood at saka sa mga nagpapalo kay Sir Mike the Veggie Band. Ako nga po pala si Stephen Ray Mata. Ako po yung, pero pwede niyo po ako tawagin sa pangalan na Goryo. Ako po yung naka-assign mula sa Sumilaw, Impasugong hanggang sa south ng Bukidnon at saka Wawat, Banisilan po. Sir, tulad ni Sir Charles, pwede rin ba magpa-supervise po sa inyo, sir? Yes, sir. Pwede po niyo akong tawagan sa cellphone number na 0917-815-0403. Ulitin ko po, 0917-815-0403. Okay. So, mga sir, ano, hindi lang po cabbage ang pwedeng ipa-supervise, ano, lahat po, yes, ng karap natin. Apo, mag-text lang kayo ng ahead of time, tapos i-schedule po natin rin yun. Okay. Sir, balita ako, magaling na daw kumanta. Kunti lang, sir. Pwede ba kami bigyan ng mga isang linya dyan, sir? Para matuwa yung mga viewers natin. Huwag kang matakot na baka magkamali. Walang mapapala kung di ka magbaka sakali. Dahil lumilipas ang oras, baka ka maiwanan kung hindi mo susubukan. Wow, yung mga very good, ha? Ganda, ha? Yung palang mga ano, Pastor Charles, kakanta rin. Sa susunod, sir, ha? Okay, so mga kaibigan, maraming salamat sa inyo, ano? Yes, and hopefully, magamit din ng ating mga viewers itong bagong produkto ng East-West, pang mid to high elevation, tinatawag na Green Gold F1 Hybrid. So, Sir Stephen, thank you very much po. Thank you po, sir. Sir Charles, maraming pong salamat. Siyempre, yung kanyang supervisor, Sir Arnold. Sir, maraming pong salamat. Maraming salamat din, sir. So, abangan po namin, sir, ano yung launching ng produktong ito? Yes, sir. Ito. I-announce namin yun. Pero mga susunod na week po ba, pwede na pong makabili sa tindahan? Depende lang yun sa arrival, sir.
ng okay. Depende sa dating ng pero available na po no kung sakali. Okay. So Arnold, maraming pong salamat. Thank you. So sa mga viewers po natin ano, so mula po dito sa Manolo Portis po kinon, ito po yung pinakabagong hybrid na cabbage, flat round cabbage ano, flat to para sa Visayas Mindanao. Yung Green Gold F1. So mula po dito sa Bukidnon, ito po ang inyong VisMin, Sir Mike the VisMin. Maraming maraming salamat po.